Sa panahon ni Presidente Duterte, pag makonkrete natin tong buong Lake Dapao, napakalaki ng potential nito for agriculture. Kasi ang mga kababayan natin dito, masisipag. At ang mga lupain ay napaka-fertile. Kaya kulang na lang dito is yung mga daan. Kahit medyo nasa gitna tayo ng gubat, ay kita naman natin tuloy-tuloy yung mga trabaho ng mga contractors natin dito sa second district ng Lanao del Sur. Sariwang simoy ng hangin at mga tanawing papawi sa iyong pagod, mga dahilan kung bakit karamihan sa mga lumalabas ng bansa upang magbakasyon ay dinarayo pa ang mga lawa sa mga bansang Canada, Switzerland at iba pa. Ngunit sino mag-aakala na ang mga lugar na dinarayo pa ang kagandahan sa mga karatig bayan ay may kakampal pala sa tahimik na lalawigan ng Lanao del Sur. Dito po tayo ngayon sa sitio Apo sa Barangay Dapao, sa Lake Dapao, dito sa Lanao del Sur. At itong Lake Dapao, ito na yung isa sa pinakamalalim na mga lakes dito sa buong Pilipinas. Isa rin sa pinakamagandang lake na makikita natin na halos untouched pa. Aakalain mong wala sa Pilipinas sa unang sulyap. Kung dati ay hindi maaabot ang mga pook pasyalan sa lugar sa pamamagitan ng proyektong pangkalsada ng DPWH-ARMM, ay mas mapapadali na ay ang pagdiskubre sa mga tourism spots na dating nasa sulok lamang ng Lanao del Sur. Sa pagpapalawak ng turismo sa tulong ng infrastruktura, inaasahang darayuhin ng iba't ibang parokyano ang lugar na magbibigay daan tungo sa kaunlaran at bilang kasangga ng Administrasyong Duterte sa pag-unlad, ang pangungunawa sa mga proyektong pangkalsada ni Regional Governor Mujib Fataman at DPWH-ARMM Regional Secretary Don Mustafa Loong ay hindi lamang sa usaping turismo, kung hindi pa ay sa usaping pangkabuhayan ng mga mamamayan sa lugar. At kita natin, itong mga huling lugar na lang dito sa Barangay Dapao, yung kailangan natin i-concrete. Galing dito, papunta dun sa Pikong, around 9 kilometers. Pero itong circumferential road ng Lake Dapao, ito yung priority natin na ma-concrete, na magawa ng daan. Kasi ang mga pananim ng ating mga kababayan dito, katulad ng mga mais, kailangan pa nilang ibangka dati na halos 50 pesos bawat isa at libo-libong mga sako ang kailangan dalhin. At yung kababayan natin, nagpapakyaw pa sila ng bangka worth 120 pesos papunta dun sa kabila kung saan yung daan. Kamakailan lang ay nabigyang pansin ang sakurab ng isang Japanese investor nang ang isa pang munisipyo sa Maguindanao ay pumirma upang maging supplier nito para gawing kimchi. Dito po sa Barangay Dapao, Lake Dapao, dito tinatanim yung sakurab. Ito yung ginagamit na traditional na pagkain ng ating mga kababayan na Maranao na binibenta per bundle na 35 pesos. At yung isang maliit na lugar niya lang yan, halos mga 400 square meters, ay makaka-produce ng 2,000 bundles na binibenta at 35 pesos. Halos 70,000 pesos. Kaya kami sa Department of Public Works, ARMM, natutuwa kami bilang engineer, MAPA, na nakakatulong kami sa paggawa ng mga daan para yung mga kababayan natin na nagbebenta ng sakurab ay hindi na mahihirapan magbenta nito. At inaasahang sa tulong ng pangkalsada ng DPWH-ARMM, ang mga kaparehong uri ng investments ay aabot sa bahaging ito ng lalawigan. At yung ating mga kababayan ng mga bata, mga estudyante, mga nanay, ay madadali ng pumunta ng eskwelahan, ng ospital, at papunta sa bayan. Ito yung bagong connectivity na ginagawa natin galing sa Pikong papuntang Lake Dapao on the way to Marawi. Ito yung maging isang shortcut na road para sa mga galing Pagadian. Hindi ka nadadaan ng Calanogas dun sa regular route papuntang Marawi City. Kung hindi dadaan ka na rito sa Pikong, pwede ka nang kumaliwa papunta ng Lake Dapao then Marawi City. So from here, makakatipid kayo ng mga 45 minutes to 1 hour. Going to Marawi, Iligan, and Sidio. Hindi man kaaya-ayang bahagi ng kultura, ang clan feuds o mas kilala sa tawag na rido ay nangyayari sa bahaging ito ng ARMM. Itong lugar ng Pikong, dito sa mga areas na ito, medyo high-risk areas din ito.
bihira na de-develop ng ating mga kababayan kung napapansin nyo, kasi nga dahil sa walang access road, pati na rin yung sa Lake Dapao. So essentially, when we do this connectivity road, sa ngayon we are building 2.5 kilometers out of this 14 kilometer stretch, but every year we're programming it. But when we complete this, this will then open up hundreds to thousands of hectares of land that will be accessible for our farmers to develop and thereby improve our communities here in Lanao del Sur. Ngunit, malakas ang paniniwala ng buong pamunuan ng ARMM na sa tulong ng pagsagawa ng maayos na lansangan, maihahatid ang katahimikan at kapayapaan sa lugar. Kung nagtatampo man yung ating kababayan sa Mindanao, lalo na dito sa Muslim Mindanao, yun ay dahil sa katagal-tagal na panahon, actually, ngayon lang nabigyan ng tamang atensyon at suporta yung ARMM na nagagawa ng daan nang sa ganun, sakto na rin sa peace agreement natin between the MILF and the Philippine government. Yung kasunduang ito ay nagbukas ng napakaraming oportunidad na tayo ay makakatulong sa ating mga kababayan na matagal nang nagtatampo. At yung kanilang hangarin nga na iangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan ay nagagawa na rin natin paunti-unti. Tingin natin, malapit na talaga natin makamit ang totoong kapayapaan at kaginhawahan ng ating mga kababayan. Sa pagpapatuloy ng DPWH na maging bahagi ng pangarap ng mga mamamayang Moro sa buong rehiyon. And as well as the need to make our people understand that this road is for them. That when we build roads, we need the support of local communities to support us instead of resisting the building of roads. Sometimes when people have been isolated for a long time, they don't understand that these roads will bring in to them opportunities for livelihood, opportunities for health and education. But no matter how difficult it is, the engineers on the ground of the ARMM regional government will continue to pursue this development. And while we encounter challenges, we hope that we will be able to inspire most of the stakeholders to finally ask the right question. And that question is how they can help us build these roads. Katulong ang mga proyektong pangkalsada at infrastruktura sa isang mas mapayapa at mas masaganang ARMM. At ang lahat ng ito ay atid sa inyo ng serbisyong may tapang at malasakit ng DPWH ARMM on the road.